Hello! Welcome back sa garden! So ngayong umaga, pag-usapan natin yung mga dapat isalang-alang bago nyo bilhin yung una nyong orchid. May katagalan na rin akong nag-aalaga ng orchids. So lahat ng isi-share ko ngayon sa inyo ay yung mga na-experience ko nung una akong nag-alaga. So sana may matutunan kayo sa video. Isa sa mga una at dapat isalang-alang bago kayo bumili ng inyong orchid ay yung inyong growing area. Sa growing area, napapaloob dito yung sukat ng inyong garden, yung sunlight o yung liwanag na nakukuha niya, yung air movement, at saka yung temperature. So napaka-importante yung alamin muna yung growing area para malaman kung anong klaseng orchid ba yung pwede nyong ilagay doon. Ang growing area ninyo ang isa sa mga tutulong sa inyo para malaman ninyo kung anong klaseng orchid ba ang pwede nyong alagaan. So kaya bang suportahan ng growing area ninyo yung lumalaking tulad ng mga strap o pwede lang sa growing area ninyo yung mga miniature na orchid tulad ng mga to. Pangalawa is proper setup. Dito kasama ang shade house, media, pots, shade net, at yung orchid rack. Ang proper setup at saka ang growing area, lagi nagko-complement ang dalawang yan. Kasi yun yung magiging permanent house o home ng inyong mga orchids. Isa ang proper setup sa malimit na pagkakamali ng mga ngayon palang nag-aalaga ng orchids. Kasi ang ginagawa nila, tinatry nilang palakihin o alagaan yung iba't ibang klase ng orchid sa isang setup lang. Lagi yung tatandaan, iba't ibang variety ng orchid, iba't ibang setup at saka iba't iba yung kailangan nila. So yun yung pag-uusapan natin sa pangatlo. At ang pangatlo, know your orchid first. So kailangan nyo munang kilalanin yung orchid na gusto nyong alagaan. So magagawa nyo to sa pag-search o pagbasa ng mga article tungkol sa orchid na gusto nyong alagaan. Napakahalaga na pangatlo para malaman mo yung cultural requirement ng halaman kung mabubuhay ba siya sa setup o sa growing area mo. Pwede nyo ring makilala ang isang halaman sa pamamagitan ng panonood ng mga videos. Sa panonood ng video, yakin lamang na ang videong pinapanood ninyo isakma o halos katulad ng environment na meron kayo. Baka kasi hindi parehas ang environment ninyo sa pinapanood ninyo, magkakaproblema kayo sa mga halaman. Halimbawa, kung kayo ay taga Pilipinas, pwede kayo manood ng mga video ng mga orchid vlogger sa Pilipinas. Pwede rin naman kayo manood sa mga video ng taga-ibang bansa, pero tignan nyo lamang yung mga papalitan ninyo kasi nga hindi parehas ang inyong environment o yung klima ninyo. Isa din sa mabisang paraan ng pagkilala sa halaman is yung pagsali sa mga orchid group sa Facebook. So dito sa mga Facebook group, makikilala mo yung iba't ibang klase ng grower na pwede makatulong sa inyo sa pagpapalaki ng mga halaman ninyo. Ang mga orchid videos ko, regular ko silang ina-upload o pinopost sa iba't ibang klaseng orchid group. So shout out sa mga admin ng mga group or mga page na regular na nag-a-accept sa mga videos ko. Sa mga orchid group din madalas, ma-encounter mo yung iba't ibang problema na pwede mo rin ma-encounter sa mga orchid mo. So dun pa lang sa pagsali sa mga orchid group, malaki na yung tulong na magagawa nun para masolusyonan mo yung mga problema ang pwede mong maranasan kung sakaling mangyari yon sa mga orchid mo. Kaya napakahalaga ng mga orchid group na sinasalihan ninyo. At ang pang-apat na tip sa mga gustong mag-alaga ng orchid, simulan ninyo yung pag-aalaga ninyo sa mga beginner orchid o sa mga matitibay na halaman na tulad ng dendrobium. Isa ang dendrobium sa mga itinuturing kong beginner orchid sapagkat madali lang silang alagaan at maparami. Gamitin ninyo ang mga halaman na ito upang makaipon kayo ng kagalingan sa pag-aalaga ng mga orchid. Ito ang isa sa mga pagkakamali ko noong una akong mag-alaga ng orchids. Nagsimula kasi ako sa mga palinopsis na sinasabi nilang madali lang alagaan. Pero sa isang nagsisimula pa lang sa pag-aalaga, madali mo lang itong papatay sa sobrang pagdidilig.
Kaya bago kayo magsimula sa mga palinopsis at sa iba pang mga may hirap alagaan na variety, simulan nyo muna sa mga halaman na dendrobium bilang pagsisimula. Isa ang mga orchid sa mga mabusisi at maprosesong alagaan na halaman. Nandito yung pagdidilig, pag-fertilize, repotting, at pag-aalis ng mga patay na ugat. So iba't ibang uri ng orchids, iba't iba rin yung paraan ng pag-aalaga sa kanila. Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng orchids, tiyakin nyo lamang na meron kayong sapat na oras na nakalaan sa kanila upang mapanatili silang buhay at malusog. So yun yung limang dapat tandaan bago kayo magsimula sa pag-aalaga ng orchids. Sana may natutunan kayo sa video. Kung meron pa akong nakalimutan sa mga dapat tandaan bago magsimula sa pag-aalaga ng orchids, paki-comment na lang ito sa ibaba. Hanggang dito na lamang ang ating video. Hanggang sa muli, paalam!